Hello. Kumusta? Opo, salamat. Ayan. Mga anak mo ito? Opo. Ano ang pangalan mo? Rochelle po. Rochelle. Ilan taon ka na? 21 po. Nasaan yung asawa mo? Nasa presuhan po. Nakakulong siya. Nakakulong? Opo. Napagbintangan siya po. Napagbintangan ng? Napumatay siya. Ay, ganun. Opo. Matagal na po siyang nakakulong. Ilan ta? Isang taon pa lang. Isang taon pa lang? Opo. So, kayo lang dito? Opo. Nabintangan ba siya po nga? Siyang pumatay, kaya ka nagkulong siya. Dati, nagkukupra siya. Naglulukad? Opo. Tapos ikaw? Wala. Dito nandito sa bahay? Nandito sa bahay, nag-aalaga sa mga anak namin. So, itong bahay, mapapansin nyo guys, parang isang di pa lang tumahigit, no? Opo. Itong lupa sa inyo? Hindi po. No. Naninirahan lang kami dito. Pero walang bayad? Mayroon po. Magkano yung bayad niyo? 250 po. Yung isang buwan. Yung asawa mo, wala pong update? Walang hearing, ganun? Hindi pa po nai-hearing. Ewan ko ngayon sa ano, sa Pebrero, kung ma-hearing siya. Ano ang pangalan itong mga anak mo? Ito. Mm-mm. James Lawrence po. Si Kuya James. Ilan taon na si Kuya James? 4 years old. Tapos ito yung bunso mo? Opo. Ano 3 pangalan? Years old, Jim Boy po. Si Kuya Jim Boy. Miss nila yung tatay nila, no? Opo. Kasi isang taon nang hindi nila nakikita, pero dinadalaw niyo doon. Kaso lang hindi na namin nahawakan siya. Makakapag-usap pa kayo doon? Opo. Ganun pala ang nangyari sa asawa mo. Paano yung pagkain nyo? Mga bigay-bigay ng kapatid ng asawa ko. Ah, binibigyan kayo? Opo. Pero hindi araw-araw binibigyan kami kasi mahirap naman sila. Mahirap din yung sitwasyon nila. Opo. So ngayon, ikaw lahat ang gumagawa ng paraan. Opo. Sa pagkain nyo. May trabaho ako pag laba lang. Pero naglalaba hindi naman araw-araw, hindi naman araw-araw. Magkano yung sahod mo sa paglalaba? 200 po. Bawat isang araw yon? Opo, pero hindi naman hindi bukas, lagi. Wala. Sa isang linggo? Nakakaisa lang. Isang bisis lang? Opo. So, sa isang linggo, 200 lang yung kita mo? Opo. Kaya nga, nahihirapan ako, pero okay lang yun para may pambili lang kami ng pagkain namin. Nag-aaral na sila, hindi pa? Hindi po po. Kasi wala naman akong pambili ng gamit nila. Hirap naman ang buhay namin. Makakalaya daw po yung asawa mo? Oh, pag may napiyansa na kami. Pero sana mo kami kukuha ng pera, ang laki-laki. Ah, may piyansa? Opo. Magkano? 120,000 po. 120,000? Opo. Kaya nga, nahihirapan ako kasi wala akong kasama dito. So, ang nangyari sa kanya, napagbintangan? Opo. Tapos, hindi man lang, hindi kayo na-inform kung ano talaga ang totoong nangyari? Hindi po. Kasi nag-surrender naman siya. Surrender siya dito kasi nahihirapan siya, nagtatago. Nandun kami sa palagi, sa bukid namin. Nandun kami nakatira palagi kasi kaya nahihirapan siya kasi hindi na doon siya nagkakapag-aral ang mga anak namin. Kaya nagkapag-desisyon siya na sumilander na lang. Para makapunta kami dito sa Burungan. So hindi kayo taga rito? Hindi po, taga Bagong Baryo po kami, pero sakop. Sakop ng Burungan. Opo. Medyo malayo na baryo. Opo. Yun, no? Malayo na barangay. Po. Itong bahay, ginawa ng asawa mo? Hindi po, kuya ko po. Ayun, kuya mo. So bago lang ito? Opo. Ayan guys, kung mapapansin nyo, yung bubong po ng bahay nila, ayan, trapal. Tapos halos ano lang po ito, yung sukat nitong bahay,
ano lang, parang isa't kalahating metro yung yung haba at saka yung lapad. Puti ho na pluringan yung sahig, no? Opo. Kasi maputik yung banda dito sa area na to. Palit ako. Ano yun, baby? May dala kaming mga pagkain at mga pasalubong sa inyo. Yung mga laruan para sa iyo, kuya. Salamat po. Ayan. Salamat po. Opo, ito pa. Drum. Para may mga toys kayo. Tapos may car dito, oh. Ayan, oh. Ang ganda. Salamat po. Mga laruan. Yung share kayo ng kapatid mo. Meron pong chocolate. Ayan, masarap yan. Salamat po. Para may mga toys tayo. Tapos ito, may mga laruan. Bigyan natin yung bata dito. Bigyan natin yung mga bata. Ayan, so ito yung ate, oh. Para may mga chocolate kayo. Tapos mayroon pang teddy bear. Gusto ko ang asawa ko makalabas na. Kasi nahihirapan na ako. Kasi wala kaming makain. Wala akong maibibigay sa mga anak ko. Sa kapagkain namin. Gusto ko nandito yung pamilya ko kasi para makapag-alaga sa amin. Gusto ko makalabas na siya. Kung may magagawa lang ako, palalabasin ko kasi nahihirapan na ako. Kagayan, ikaw lahat ang kumikilos sa pagkain nyo. Kaya gusto ko nandito yung pamilya ko para may tumulong sa akin na pag-alaga sa mga anak namin. Gusto ko siya makalabas kasi. Kasi nahihirapan na. Nahihirapan na sa buhay namin. Gusto ko lang nandito yung pamilya ko kasi gusto ko na siya magkasama. Ilan taon na kayong nagsasama ng asawa mo? 2017 ko ana eh. 2017, so 5 years na. Opo. Pero nakapag-aral ka? Hindi po. Ay, hindi ka rin nakapag-aral? Hindi po, kasi mahirap naman ang mga magulang namin. Kaya hindi kami nakapag-aral kasi nagkasakit ang tatay ko. Kaya hindi ako nakapagtapos ng grade 1. Kahit grade 1 hindi natapos? Hindi po. Kasi umuwi ako sa bahay namin kasi may sakit ang tatay ko. Kaya tumigil ako ng pag-aaral kasi wala naman mag-aalaga ng tatay ko pag hindi ako umuwi. So nung maliit ka, ikaw yung nag-aalaga sa mga magulang mo? Opo. Marunong kang magbasa? Hindi po. Magsulat? Nagkakasulat ako pa, ang pangalan ko lang. Yung pangalan mo? Opo. Pangalan ng mga anak mo? Nagkakasulat ako ng pangalan pero yung pagbabasa hindi. Kaya ganang Tagalog, hindi ako nakakakuha. Pag Tagalog, hirap ka din? Opo. Pero may plano ka pang mag-aral? Kung makakapag-aral, pag gusto ko makapag-aral, para naman makapagbasa-basa ako kahit konti lang. At matulungan mo yung mga anak mo kasi kaya nga nahihirapan ako magpag-aral sa kanila pag wala dito ang asawa ko kasi hindi naman ako marunong magbasa. Sino naman mag-ano sa kanila para makapag-ano sila, makapag-aral. Pag-uwi dito sa bahay, hindi naman makakapag-ano pagbabasa kasi wala naman. Hindi mo alam din. Opo. Kung ano yung mga nasa libro at yung mga ituturo sa mga anak mo. Kailangan makapag-aral ka. Kasi yung mga anak mo, mag-aaral sila din, walang mag-guide sa kanila. Kaya walang mag-aano sa kanila. Pag-uwi dito sa bahay, hindi. Walang mag-aano sa kanila kung anong assignment nila. Kasi hindi naman ako marunong. Nung nandito lang ang asawa ko, marunong naman siya. Kasi siya grade marunong. 3 naman siya. Oh. Grade 3 yung natapos niya. Opo, marunong sa magbasa. Kasi pag nandito sa labas, siyang nag-ano sa akin, ang nagtuturo sa pagbabasa. Marunong naman siya. Marunong siya magbasa. Hindi mo pa trinay mag-ano ng IELTS? Mayroon naman dyan, kaso lang ayaw ko kasi hindi naman mababantay ng mga anak ko. Ayun lang ha. Kung nandito lang yung asawa ko, maano ako sa alas, kaso lang walang mababantay dito ng mga anak ko. Kaya kailangan na
makalaya yung asawa mo. Opo. Para kasi nahihirapan ako. Makapag-ano ka din yung mga para sa sarili mo, makapag-aral kahit yung mga basic lang. Opo. Oo. Try kong kausapin si Sir Jonathan about sa sitwasyon mo. Kasi si Sir Jonathan isang mobile teacher, baka madalaw ka niya dito. Oo, kung ano yung pwedeng maitulong namin sa iyo sa iyong pag-aaral, kahit yung dito ka lang sa bahay mag-aaral, no? Oo, so ito guys ang bahay nila Ate Rochelle. Yung tubig niyo, saan kayo kumukuha ng pangligo? Doon sa salo. Sa ilog. Ibig sabihin, bawat araw, doon kayo naliligo? Opo. Doon kami naliligo at saka nabuhugas, naglalaba. Natatakot niya ako dyan kasi baka masunog. Kasi itong lutuan mo, no? Ang sigip-sigip dyan saan. Inalagay namin ang pugo namin. Mm-mm. Talagang sobrang mahirap itong kalagayan nila, Ate Rochelle. Ito po yun ang mag-inuit ng asawa ko. Ang galing pala niya mag-drawing. Pati ito, Ate Ruby, ang ganda, oh. Jesus. Ayan, ang galing niya. Bago lang itong mag-ginuhit niya. Opo. Ayan, I love you, Merry Christmas. And Happy Family New Year. Ayan, sana nga maayos yung kaso ng asawa mo para kahit papaano mabuo yung pamilya mo ulit. Mahirap yung kagayan yan, ikaw lang yung nag-aasikaso sa lahat ng mga gawain sa pagkain nyo. Meron po tayong mga pagmamahal na ipapaabot para sa inyo galing po sa ating sponsor, galing kay Tita Donna. Nagbigay si Tita Donna ng 2,000 para sa pagkain nyo. Ayan, 10 kilo ito galing kay Tita Donna para pandagdag po sa pagkain nyo. No? Salamat po, Tita Donna. Tapos meron po tayong mga groceries na binili kung merienda nyo. Ayan, biskuit kuya. Ayan. Para may pagkain tayo. Ayan kuya. E, binili po kaming mga dilata para meron tayong ulam. At nagbili ako ng manok. No? Lutuin mo na lang ito, Ate Rochelle, para ngayong gabi meron tayong pagkain. Ayan. Meron pong mga dala tayo dito guys, galing din sa ating mga sponsors. Ayan. Pwede nyo pong pangmerienda ito, macaroon and cheese. Lulutuin mo lang. Salamat po. Opo, may shampoo. Salamat. Ayan, galing po kay Tita Lily Tralik para sa inyo. Salamat. Palaman po ng tinapay. Ito mga toothbrush para kila baby, no? Salamat. Para may magagamit sila. Tapos meron din mga sardinas galing kay Tita Lily. Salamat po. Opo, at beans. Ayan, pwede nyo ulam. Diretso na po yan. Pwede nyo nang kainin. Maraming po salamat. Ito po galing kay Tita Donna. Ang dagdag po sa pagkain at kung ano pa po ang bibiliin po ninyo. Salamat sa inyong lahat. Malaking tulong po sa amin, sa mga anak ko. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Tita Donna at sa lahat ng ating mga sponsors na patuloy pong nagbibigay pagmamahal sa mga kababayan po natin. Hanggang sa susunod po nating pagbisita kila Ate Rochelle. Ingat kayo dito po yan. Oh. May mga bagong toys sila. Thank you, thank you. Bye-bye po. God bless po.